Guys, welcome back to my channel. My name is Rochelle. Ngayon, pag-uusapan natin guys kung paano tanggalin ang watermarks ng KineMaster apps. Usually, nakikita yan doon sa gilid ng ating screen habang nagpipili ang ating video. So, ang KineMaster apps ay isang editor or editing apps na magagamit natin pang-edit sa ating mga content para bago i-upload sa ating mga YT channel. So, ngayon, i-share ko din sa inyo ang bagong version ng KineMaster na wala na nakalagay na watermark. So, pwede nang gamitin siya. Hindi ka na mag-worry kasi ang old version ng KineMaster, bago mo ma-avail yung no watermarks na sinasabi ko, so, kailangan mo mag-avail or mag-subscribe or bumili ng sa kanila para tanggalin yung watermarks na sinasabi ko. So, ngayon pupunta muna tayo. Papakita ko sa inyo yung KineMaster, old version ng KineMaster. So, ayan yung bagong old version ng KineMaster. Ayan siya, kung mapapansin nyo. Papakita ko muna sa inyo yung open ko siya. So, yan ang sinasabi ko sa inyo guys. Ma-avail nyo lang siya na wala ng watermarks na nakalagay doon sa right side, doon sa taas ng screen habang nagpipili ang ating mga video. Kung i-avail natin yung 195 pesos a month. So, bibili nyo yun, babayaran nyo yun para yung apps na yun wala siyang watermark na nakalagay na KineMaster. Ba-X lang natin yan. May lalabas siyang ganyan. At kunwari, mag-i-edit tayo ng video. So, example lang natin siya. O, kunwari ito, i-edit ko. So, check ko yan. So, ito guys, yung sinasabi ko sa inyo, yung KineMaster na nasa gilid. Yung parang mayroong parang delete na nakalagay sa taas or may K na nakalagay KineMaster. Habang nagpi-play ang video natin, makikita natin yun sa taas. Ayan siya guys. So, yun yung sinasabing watermark. So, yun ang tatanggalin natin ngayon. At, ituturo ko na sa inyo yung latest version ng KineMaster na wala lang nakalagay dyan sa taas na watermark. So, usit na tayo guys. Ituturo ko na sa inyo. Back muna natin to. Ngayon guys, ang gagawin natin, balik tayo dito sa ating screen, sa ating Android phone. So, gagawin natin yung KineMaster, ayan. Kung nakikita nyo ulit yung KineMaster na yan nandyan. Ang gagawin natin ay install natin siya. So, install natin siya. And then, punta tayo dito sa ating Google account. So, ito guys, ang ituturo ko sa inyo kung paano i-download yung latest version ng KineMaster na yun. So, yung wala na siyang watermark. So, yung old version na yun, actually, pwede ko siyang ituro kung paano alisin yun. Kaso nga lang, ngayon, meron na siyang bagong latest version para na hindi na kayong mahirapan. So, diretso na lang tayo dito. So, una, pangalawa pala, isi-search natin ang KineMaster Pro Diamond. So, ayan. So, scroll lang natin pataas. Pindutin natin itong KineMaster Diamond Mode. So, ayan. So, nakita niyo yung ganyan. Scroll nyo lang pataas. Tapos, ito na siya. Ang color ng KineMaster na new version ngayon, latest version, diamond na siya. Ang color niya is parang color blue. So, ayan. So, pindutin natin itong download now. May makikita kayong nakalagay dyan na download. Ayan. Kinema. Tapos, ang gagawin nyo, i-download nyo lang to. Tapos, download din dito sa baba. Ayan.
So ngayon guys, open na natin to kasi nag-install na siya. Download na pala siya, hindi install. So antayin natin ngayon. Install naman natin siya. Ayan, installing na siya. Guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-like ang aking video or i-comment. I-share niyo na rin din para malaman din ng mga ibang katulad natin ng mga baguhan lang, tuber. So, i-comment niyo na rin yung mga suggestion na and opinion. So, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-share. So, ngayon guys, antayin natin installed na siya. Open natin. So, ganito ang makikita nyo guys. Antayin lang ulit natin. Ayan, yung box na yan. Pindutin lang natin. I-allow natin siya. Antayin ulit. Sandali. Ayan, yung bago. So, ayan na yung bago ngayon ang Kinemaster na bago. So, pakita ko din sa inyo. Itatry din natin siya kung ano nga ba ang pagkakaiba nito sa old version at new version ng Kinemaster. So, ngayon, kunwari mag-upload or mag-i-edit tayo ng ating video. So, tayo dito, itatry natin siya. Yun na yung bagong version ng Kinemaster ngayon. Latest version niya ng 2021 kasi nag-update na sila. Ang color niya is color blue na, hindi na color red or orange ba yun. Ngayon, nagagawin natin, magtatry tayo ng isang content or isang video na i-edit natin. Example natin tong isa. I-check natin. Ngayon guys, makikita nyo, pag ipilili ko na yan, wala ka na makikitang watermarks dito na nakalagay na Kinemaster. So, ayan lang guys. Ganun lang kadali mag-download ng bagong version ng Kinemaster na hindi ka na mahihirapan para maalis yung watermarks dito sa gilid ng ating screen. So, i-back natin at titingnan natin kung nasa files na natin ang check natin kung nandito na ba sa ating files ang dinownload natin na new version ng Kinemaster. So, ayan na. Ayan na siya. Kinemaster Diamond na siya. Kasi updated na siya. So, ayan lang guys. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang aking mga video or ang aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-share mo na rin. Mag-comment ka na rin guys sa iyong suggestion and opinion. Maraming salamat po.